I would like to show you guys kung paano po ang isang bukirin. Ganito po siya guys. Ayan, mga mais po yung tinatanim. Ang gaganda po ng tubo niya guys. Ganyan. Hindi po siya pwedeng dikit-dikit kasi kapag lumaki siya ay magsisiksikan po sila. Ganyan siya guys. So, ang lawak po ng maisan nila. Nila po. Sa ate ko po yan. Ganyan. Magaganda po ang tubo niya. Masasaya po ang pananim. Tignan lalo na po pag umaga. So, ito na po. Naaani na po ang mais na yon. Ganyan po ang pag-aani sa amin. Mano-mano po siya, lalo na po sa pagbabalat. Ganyan. Ginagamitan po siya ng kahoy o kawayan na yung pinatalas para pag hinati mo sa kanyang balat ay mabilis po matanggal ang kanyang balat. Ayan, ang sisipog po ng aking mga pamangkin. So, yung mga kahoy po sa kanilang likuran guys, pakilala ko po sa inyo, yan po yung guma. Diyan po nagmumula ang mga rubber product guys. Kinakatas po yan siya. Medyo mahirap po ang proseso pero yan po yung primary na pangkabuhayan po sa amin sa probinsya. Namimiss ko na po sa probinsya. Oo, mahirap po doon pero pag sama-sama kayo, naku po, ang sasaya. Nung pag-uwi ko po doon, yung mga pamangkin ko na yan, ang liliit pa, ang baby pa, yung isa po ay hindi pa na isilang. Ayan. Ngayon, nakatulong na po sila sa kanilang mami. Ayan, yung isa po kasama po nila, yung kanilang yung chuhin po namin na since na nakikita ko yan ay parang hindi po siya tumatanda. Sa amin po, ganyan po inaani ang mais. Yung pinapatanda mo na siya sa puno bago po inaani. Kasi ginagawa po siyang bigas. Pero pag dito po yan sa Luzon, inaani po siya ng bata pa. Kasi nga po, nilalaga lang po ang ginagawa dito. Sa amin po, ginagawang bigas. Kasi masarap po ang bigas niya. Mabilis kang mabusog. Oo, may palay o rice din doon. Pero mas paborito nila yung mais.